Isa sa ating mga kaibigan ang nagtatanong kung may kakayahan ba ang Pilipinas na gagawa ng sariling mga barkong pangdigma o mga warship gaya ng frigates, corvettes at mga offshore patrol vessel, at kung ano ang mga bansa sa South Asia na gumawa ng sariling mga barko ng pangdigma o mga warship. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Sa ngayon, ang Pilipinas ay wala pang kakayahan na gumawa ng mga malaking mga warship o mga barkong pangdigma gaya ng frigates at mga corvettes at mga offshore patrol vessel. Hanggang BRP pambut lang tayo o mga maliliit na mga vessel. Ang mga bansa sa South Asia na gumawa ng mga sariling warship gaya ng frigates, corvettes, offshore patrol vessel at mga malalaking mga landing dock ship ay ang Malaysia at ang Indonesia. Ang Royal Malaysia Navy ay may 6 na units ng mga frigates na sila mismo ang gumawa sa Malaysia. Ang mga frigates na ito ay ang Maharaja Lila Class. Ang Maharaja Lila Class ay may 6 na barko. Ito ang Kide Maharaja Lila ang lead ship, ang Kide Sharif Masahor, ang Kide Raja Mahade, ang Kide Mat Saleh, ang Kide Tok Janggot. Kung mapansin mo, lahat ng mga barko ng Malaysian Navy ay nagsimula sa pangalang Kide. Parang sa atin sa Pilipinas, lahat ng mga barko sa Philippine Navy ay nagsimula sa BRP, gaya ng BRP Jose Rizal. Ang ibig sabihin ng BRP ay Barko ng Republika ng Pilipinas, kaya BRP ang tawag. Sa Malaysian Navy naman ay Kide, na ibig sabihin Kevin Durant pag sa NBA, pero sa Malaysian Navy, ang Kide ay ibig sabihin na Kapal di Raja, kaya Kide, na ang ibig sabihin sa English ay Her Majesty, or sa Tagalog, ang Kapal di Raja ay makapal ang mukha ng barko, kaya matibay. Ang Maharaja Class Frigates ay bago ito at moderno at stealthy pa, na ibig sabihin hindi ganong makikita sa radar. Ang design ng barko ay nakabase sa Ground Class Corvette ng France na Bal Group. Ang kontrata sa paggawa ng naturang frigates ay napunta sa Malaysian Shipbuilders ang Bausted Heavy Industry Corporation sa presyo na nagkahalaga ng $2.8 billion para sa 6 na barko. Ang ilan sa mga barko na ito ay nagserbisyo na, habang ang pangalawang batch ay sa 2026 pa makomisyon sa Royal Malaysian Navy. Ang Maharaja Lila Class Frigates ay may bigat ito na 3,100 ton. Mas malaki ito at mas mabigat kaysa Jose Rizal Class Frigate ng Philippine Navy na may bigat lamang na 2,600 ton. Ang Maharaja Class ay may haba ito na 111 meters, habang ang Jose Rizal Class Frigates ay may haba na 107 meters lamang. At sa speed ay mas matulin din ang Maharaja Class dahil may speed ito na 28 knots. Ang Jose Rizal Class ay nasa 25 knots lamang ang speed nito. At mas lalo na sa Combat Management System or CMS, ang Maharaja Class ay siyempre maganda. Ginamitan ito ng Thales Tactico 2 CMS 10K MOC MPC4 MK4 console. Lahat ng mga sensor at processing system ng Maharaja Class Frigates ay gawa sa Thales. Ito sana ang gusto na ilalagay o i-install ng mga official Philippine Navy, at ito ang kanilang gusto na gagamitin combat management para sa Jose Rizal Class Frigates, dahil yun din ang nasa kontrata. Ang problema ay sa halip na sundin ang nakalagay sa unang kontrata na Thales Tacticos ang gagamitin na CMS, ay pinapalitan ito ng Hanwha CMS na siyang ini-endorso ng isang malakas na government official. Ang resulta, tinanggal sa pwesto ang mataas na official ng Philippine Navy, si Philippine Navy Vice Admiral Ronald Mercado. Ang Maharaja Class Frigates ay armado ng Bofors 57mm gun at may dalawa pa itong MSIDS 30mm cannon, at mayroong 16 Silver BLS o Vertical Launch System para sa surface-to-air missiles, at mayroon pa itong Naval Strike Missiles. At ang Royal Malaysian Navy ay may 6 pa na offshore patrol vessel na sila rin mismo ang gumawa sa Malaysia. Ito ang Kida Class Offshore Patrol Vessel na may 8 na barko na kasama. Ito ang Kide Kidan, ang Kide Pahang, ang Kide Pirahi, ang Kide Taringano, at ang Kide Lalantan, at ang Kide Silangar. Ang mga offshore patrol vessel na ito ay gawa ng German Naval Group kasama ang Bausted Heavy Industry ng Malaysia. So kasama dito ang German sa paggawa, at sa kanila nga naawad ang kontrata.
pero joint venture ito sa bauxite heavy industry ng Malaysia. At hindi lang Malaysia, pati ang Thailand ay gumawa din ng karnilang sariling corvette. Ang Royal Thai Navy ay mayroong tatlong units na corvette. Ito ang STMS Kamaransen at ang STMS Tanayanchon at ang STMS Lunglom. Hirap ng pangalan nito. Ang Kamaransen class corvettes ng Royal Thai Navy ay nakabase sa British design. Lahat ng tatlong corvette ng Thailand Navy ay gawa ng Thailand Ital Thai Marine Limited at pumasok ito sa serbisyo noong 1992. Habang ang Maharaja class frigates ay 100% Malaysian made frigates ito, ang gumawa nito ay ang Bauxite Heavy Industry na isang Malaysian owned company. Ang ibig sabihin, malaking naitulong sa kanilang ekonomiya ang frigates nito dahil sa trabaho na nanlikha nito. Ngayon ang tanong, kung kaya ng Malaysia, bakit hindi kaya ng Pilipinas gumawa ng sariling frigates? At tandaan natin na hindi basta-basta ang gawang frigates ng Malaysia dahil stealth ito o hindi makikita sa radar. Napakamundirno ito. Ang Indonesian ay gumawa rin ng mga malaking Navy ship. Doon nga nagpagawa ang Philippine Navy sa Indonesia para sa dalawang malaking landing ship. Ang BRP Davao at ang BRP Tarlac, ito'y gawa ng PT PAL Indonesia. Isipin mo, pag lahat ng barko ng Philippine Navy ay dito na gagawin sa Pilipinas o Pilipino na ang gagawa, ang daming trabaho na mailikha nito at malaking maitulong nito sa ekonomiya. May dalawang barko ang Philippine Navy na sa kasalukuyan nagserbisyo sa Philippine Navy. Ang dalawang barko nito ay 100% gawang Pinoy dahil ang kumpanya nito ay Pilipino, ang Prumets. Ngunit ang barko na ito ay hindi frigates, hindi rin corvette, hindi rin patrol boat, kundi mga landing craft o para lang barge o mga bangka. Ito yung BRP Manubo at BRP Tagbanwa. Ang mga barko na ito ay siyang ginagamit ng Philippine Navy para maghatid ng mga relief goods at ibang kagamitan. At ito rin pwede sasakyan ng mga trupa. Ang BRP Tagbanwa at Manubo ay maliliit lang ng mga barko ito. Para lang itong mga BRP pambot. Ngayon, ang dalawang barko na ito na malaki na gawa ng mga Pilipino para sa Philippine Navy, ito ang BRP Tagbanwa, isa itong Landing Craft Utility or LCU, isa itong tipo na barko na ginagamit para sa amphibious forces at mag-transport ng equipment at tropa sa lupa o baybayin, at gaya din itong magkarga ng mga military vehicles kasama ang tropa kahit sa lugar sa Pilipinas. Ang Philippine Navy ay may ilang mga landing craft or landing ship, pero karamihan ito ay foreign made o gawa sa ibang bansa. Dalawa lang na malaking landing craft utility vessel, ang BRP Tagbanwa at ang BRP Manubo, na gawa ng mga Pilipino. Ang BRP Tagbanwa ay pinapangalan sa isang tribo na nakatira sa Palawan, at ang barko na ito ay ginagawa sa pamagitan ng LCU Acquisition Project, kaparte ito ng 2002 Revised Reprioritized Project List. At ang approved budget nito ay umabot ng 189 million piso. At ang kontrata ay na-award noong March 2010 para sa Propmets Corporation na siya din gumagawa ng MPAC or Multi-Purpose Attack Craft. At kasama sa Propmets Corporation, ang Philippine Iron Construction and Marine Works o tinatawag na PICNW sa paggawa ng barko na ito. Ang Propmets ay gumawa ng propulsion at ang PICNW ay gumawa ng hull ng barko at fixture nito. Ang construction sa nasabing barko ay doon ginawa sa PICMW Shipyard na matagpuan sa Hasaan, Misamis Oriental, at ang barko na ito ay nilalance noong 28 of September 2011 at ang kanya sea trial ay ginawa noong 10 and 11 of November 2011. At ang Pilipinas ay gumawa rin ng mga maliliit na mga patrol boats, pero hanggang patrol boats lang. Hindi yung mga malalaking barangko na kaya magkarga ng maraming mga missiles at mga torpedoes. Ito'y makatulong para uunlad ang ekonomiya sa bansa at malalakas pa ang kapabilites ng Philippine Navy.